courtroom ministry of heaven. Binrouse ko po. Agad, binrouse ko. Tinignan ko, ay, sabi ko, hindi ako interesado magbasa nito. Wala akong maintindihan. Alam niyo, ngayon, nung binabrouse ko na ulit, sabi ko, wow, andito pala lahat ng kailangan ko. Ang ganda-ganda pala ng book na to. Buti na lang nakapagpa-photocopy tayo. Praise be to God. Ang ganda po pala, pagka naintindihan ko na yung courts of heaven. Kwento ko mamaya. Ang ganda, talaga nakaka-excite. Ano basahin? Anyhow, purihin po ang Panginoon. Pwede po ba ang manalangin, guys? Aming Ama, lumalapit po kami sa inyo na may pagpapahumbaba. At ano nasasabi, Lord, we need you, we love you, we worship you, Lord. Salamat po, Panginoon, na kayo rin po ang nagbibigay ng iyong banal na spirito, the spirit of understanding, para po ma-grasp po namin, ma-absorb po namin ang nais mo pong ituturo sa amin. Gamitin mo po ang aming presentation ngayon po dito, Panginoon. Give us clarity, Lord, in the presentation. Bigyan mo po kami ng wisdom. Bigyan mo po ako ng wisdom, Lord, kung paano po maipipresent ito na maintindihan po ng aking mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa privilege, Lord, na tinuturoan mo po kami ayon sa iyong kalooban. Lord, ang dami mo pong ginawa sa amin, Panginoon, and we appreciate you, Lord, God, our Father. Lord, right now, as we come before your holy throne, we ask, Lord, that you will anoint each one of us. Anoint mo rin po ako, Panginoon, na yung tagapagsalita ngayong hapon ito. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Hallelujah! Amen! Thank you, Holy Spirit. Okay. So, quiz muna po. Doon po sa pangalan natin, meron pong three ways by which we can approach God. Amen? Ano-ano po yun? Yung first, we can approach God as Father. Okay? Pang-ano po yun? Pang-kalahatan ba yun? Pang-personal ba yun? O para ano po pag nag-approach tayo sa personal? Okay, ang pangalawa po, we can also approach God as Friend. Para sa ano man, para kanino naman po yun? For other people na makakapag-intercede tayo para sa kanila. At yung pangatlo, ano po yun? Okay, we can also approach God as judge. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, just to give honor to the Word of God, pwede po bang hilingan kayo na tumayo para basahin natin ang Luke chapter 18 verses 1 to 18 sa alitan po mga babae at mga lalaki. Pagka po odd numbers mga babae, even numbers mga lalaki. Okay? Sige po, simulan natin. Verse 1, go. Then Jesus told his disciples, a parable to children, in which you always pray and help you up. He said, in a certain town there was a judge, neither feared God nor cared for the justice as quickly. However, when the Son of Man comes, he find faith on the earth. Okay. So, ito po. Sige po. Pwede na po kayo makaupo. Salamat po. Alright. So, dito po sa napag-aralan natin ay binigyan ni Lord ng parable. No po? Yung parable po na ito ay nag-involve ng isang judge. Unrighteous judge. No po? Yung judge na ito masungit. Yung judge na ito ay ayaw nang makulit. Ganyan. Ganyan ako po talaga mga judges dito ba? Dito sa mundo, mga secular judges. So, meron pong widow na kailangan niya. At ang sabi niya, grant me justice against my adversary. So, meron siyang adversary or sabi niya iba adversary, sabi niya iba adversary. Okay, gusto niya ng justisya. So, humingi siya dun sa judge. Tapos, sabi nung judge, sige na nga, pagbibigyan ko na nga ito para hindi ako nito kukulitin, no? At hindi niya ako atakihin. Yun yung unjust
judge yung nagsasalita. Tapos sabi ng Lord sa verse 6, listen to what the unjust judge says. Okay? Verse 7, and will not God bring about justice? So ang Lord pala natin, ang judge na nagbibigay ng justice. Para kanino? Para sa atin. Para sa bawat isa sa atin, chosen ones. At sino daw yan? Yung nagka-cry out to Him day and night. Okay? When you keep putting them off, I tell you, He will see that they get justice and quickly. Hallelujah! Amen. Ang God the Father pala, magka lumapit tayo sa Kanya bilang judge natin, He will act on it quickly. Amen. Praise be to God. Kaya pag meron tayong dinulog sa ating judge, ay sigurado may sagot. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So kailangan lang natin, before that, kailangan natin sa bandang huli, sabi ni Lord Jesus, however, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? So ang susi pala dyan ay pananampalataya. Okay po? So kailangan natin pumunta, lumapit sa Diyos sa pananampalataya. Teka, eh nasaan kaya yung judge? Ano kaya yung, di ba po sa local, ating local, sa history natin dito, sa Pilipinas, yung mga judges natin, sa courtroom na doon. Tingnan nga po natin dito kung ano yung scenario sa heaven. No po? Sabi po sa Psalm 82 verses 1 to 6, God has taken His place in the divine council. Meron po na of the divine council si Lord in the midst of the gods He holds judgment. Okay. Alam natin, napag-aralan na natin yan sa spiritual beings na meron pong tinatawag na sons of God. Di po ba? Another name for them is Bnei Elohim. Okay? Pero yung Bnei Elohim, dalawang klase po yan. Kasi merong loyal Bnei Elohim at saka merong rebellious Bnei Elohim. Ano pong tawag sa rebellious Bnei Elohim? Napal. N-A-P-A-L, Napal Bnei Elohim. Sila yung mag-rebelde. Anyway, kahit po sila nag-rebelde, sila ay tinatawag pa rin sons of God. Dahil po sila mga kahit anak tayong pasaway, di po ba? Tapos gusto na natin itakwil yung anak natin. Pero wala, hindi maaalis sa ating pamilya na may anak pa rin tayo na ganun. Kaya ang tawag pa rin natin doon ay anak pa rin. So kahit nag-rebelde, anak pa rin yan. Yung iba po hindi matanggap yan. Doon po sa ating online API, may nagtanong, hindi natatama sa theology yan, na doon na tatawagin silang sons of God. Pero na-prove po natin sa maraming verses sa Bible na yung sons of God na minsan na binabanggit doon, sila yung mga rebellious sons of God. Okay? Like here, okay? So sabi dito, dun sa divine council daw, He holds it in the midst of gods. Another name na binibigay po sa Bible, dito sa mga Bnei Elohim, ay sons of God or gods. Pero small letter G. Nakuha niyo po? Okay, so in the midst of the gods, He holds judgment. Pag nag-judge pa na si Lord, meron pa siyang kasama. Hindi pala nag-iisa ang Panginoon, ang God the Father. Meron siyang council na tinatawag. Kasama po yung mga gods or the Bnei Elohim. Okay, so sa banda muli po sa verse 6, nakalagay po dyan, you are gods, Bong. Sons of the Most Manood High. Ka sa, ano? So yun po ang binabanggit ng Lord. Doon po sa kanyang council, no? You are all gods, G-O-D na maliit. Okay? Alright, so makikita po natin na meron palang tinatawag na lugar, ang tawag ay Heavenly Court. Sa NLT po, sa Job 1:6, meron daw members ng Heavenly Court. Okay? Yung place ay tawag ay court or Heavenly Court. Pero yung mga tao, ang tawag sa kanila ay Divine Council. Hindi mga tao, mga beings, Divine Council. Yun yung kasama ni Lord na nagja-judge. May wanag po ba? Okay. So iba yung Heavenly Court, iba po yung council. Yung council, mga beings po yun na kasama ni Lord. Okay. So kung makita niyo po dito sa Job 1:6 at saka po dun sa susunod, alam mo, kala ko nagkamali ako eh. So, tumali yata ako ng tone kasi pareho-pareho yung statement. Pero pag tinignan pala sa Book of Job, pareho talaga. Doon sa Job 1:6 at sa Job 2:1, pareho-pareho na kalagay. Members of the Heavenly Court came again to present themselves before the Lord and the accuser. Nandoon si Satan. Meron pong nagtanong sa akin, makakatagal ba yan sa presensya ng Diyos?
No, makakatagal ba yan si Satan? Tsaka, unholy yan eh. Napaka-evil yan. Bakit siya mapupunta doon sa presence ng holy God? Papasagot ko na lang po kayo, Pastor. Pastor, gusto niya pong sagutin. Meron po akong sagot, pero gusto ko sa inyo bang galing. Hindi po, Pastor. Hindi. Anak yun eh. Pag okay. Inalaw ng tatay, why not? Okay. Naalala niyo po sa Book of Job, no? Inalaw talaga ng Lord, kinausap pa ng Lord si Satan. Na ina-accuse niya si Job, di po ba? So, inaalaw kasi anak pa rin po sila eh. May karapatan pa rin sila. Ang sabi po ni Brother Joe, yan. Ayaw po kung Timalas Monroe ba yun? Hindi, okay. Sabi ni Brother Joe, yun daw, tingnan niyo po kung mag-witness to sa inyo. Ang sabi po ni Brother Joe, yung presence ni Lord daw ay parang air that we breathe. Na talagang hindi ka pwedeng wala nung air na yun. Na kailangan nandun ka sa presensya ng Lord lang. Nawala po. Away from God's presence. Yun po sabi niya. So, dito po, si Satan at saka yung mga cohorts niya, mga rebellious, kulang, pagkawala ang presence ng Lord, parang kulang ang hininga nila. Parang hindi sila makaina. Kaya daw po sabi niya, kung mag-witness sa inyo, yung explanation na yun, kailangan lumalapit sa presence ng Lord from time to time. Na si Lord naman, dahil anak nga sila, hindi naman sila pipigilan. Okay? So, yun po. Pag-aralan na lang po natin mabuti later on. Okay. So, meron pa pong isa. Sa Zechariah 3, verses 6 to 7, the angel of the Lord admonished Joshua, saying, thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways, and if you will keep my command, then you shall also judge my house, and likewise have charge of my courts, and I will give you places to walk among these who stand here. So, binigyan si Joshua ng instruction. Ang condition kay Joshua, mag-walk siya sa ways ni God, at mag-o-obey siya sa command ni God, bibigyan siya ng pagkakataon na mag-judge dun sa house ni Lord at makakasama niya pa yung mga kasama ni Lord dun sa korte. Nakuha niyo po? Amen. Mga kapatid, we are greater than the Joshua generation. Amen. Bakit? Kasi kapatid, because of the Lord Jesus Christ, seated na tayo in the heavenly places. Amen, amen po. Amen. Kaya hindi na po tayo, meron tayong condition katulad ni Joshua. Si Joshua may condition, pero tayo, dahil kay Jesus Christ, meron na tayong access doon sa korte na yun. Amen. Hallelujah! Praise be to God! Okay, so yun po ang ating background. No po? Alright, so, ang sabi po sa Isaiah 43:26 ng Pastor Marcus Martinez ang naglagay po dyan. Prayer is a legal transaction. Si Miles Monroe, I think, ganito rin po ang kanyang stand. Prayer is a legal transaction before God to legislate on the earth. Kung makita niyo po, marami pa lang verses sa Bible. Sa Psalms, marami din, enter His courts with thanksgiving in your heart, enter His courts with praise. Naalala niyo po? Diba po, nakalagay, marami pa lang verses na nakalagay sa Bible. Mga courts, about the courts. Kaya po yung sabi niya, yung prayer daw, legal na transaction. Okay? Possible po yan talaga. At ang God ang nag-legislate on the earth pagka po sinasagot niya yung panalangin natin. We'll know more about that later. Ano po? Okay, isa pa po, sabi dito, I am who blots out your transgressions for my own sake. And I will not remember your sins. No? Put me in remembrance. Let us contend together. State your case that you may be acquitted. Dito po sa Isaiah, sabi ni Lord, sige, ibigay mo sa akin yung kaso mo at maa-acquit ka. Amen. Hallelujah! Amen. Praise be to God, no? Tayo acquitted na dahil kay Lord Jesus. Amen. Okay, amen. Okay. So, bibigyan mo lang po kayo ng scenario about the earthly court. Okay? So, dito po sa earthly court, makikita natin, merong judge na nakaupo doon, di po ba? In between, sa malaking table, in between the flags. Tapos, meron siyang dalawang witness stand, kung di ako nagkakamali, sa left and right niya. Tapos, meron siyang clerk. Tapos, meron nagsasalita sa harapan. Maybe a defense attorney or whoever. Tapos, doon sa side, meron jury. No? Yan po ay parang, kumbaga sabihin natin,
hindi masyadong accurate representation of what's going on in heaven, pero more or less, merong idea na po, na ganun pala, merong court din. Okay. Ang pag-uusapan talaga natin dito ay yung walang katumbas na court. Hindi katulad dito na court, na local court. Hindi po. Meron tayong titignan na regal court. Hallelujah. Majestic court. Okay? So, nandun ang God's family gathering like a court where the Father is judge. Okay? So, tingnan po natin yung yan yung picture. Kung makikita niyo po, babasahin ko kasi masyadong maliit. As I looked, thrones were placed and the Ancient of Days took his seat. Sino po yung Ancient of Days? I'm God, okay? So God took his place. His clothing was white as snow. Imagine niyo po, ah, use your divine imagination. His clothing was as white as snow, and his hair on his head like pure wool. Puti-puti. Ano po? His throne was fiery flames. So yung throne pala ng God, maraming flames, okay? And merong wheels. At yung wheels ay burning fire. A stream of fire issued and came out before him, and there are a thousand thousands served him. Ang daming alala ni Lord. 10,000 times 10,000 stood before him. And then, ang nangyari po, the court set in judgment and the books were open. Okay. Ito po yung scenario. Sabi siya po naglagay nitong illustration nito. Ito po yung scenario. Kung makikita niyo po dyan sa lugar ninyo, at kung kukunin niyo po yung PowerPoint, pwede po, ang dami-dami-dami po mga beings dyan, no, nakapalibit, nakapalibot kay Lord. 10,000 times 10,000 ang dami. Napakaraming pumapalibot. No po? So anyway, yan po yung court. Pero ang mali lang dito, yung itsura. No? Itsura ng Father, yung itsura ni Jesus, hindi po ganyan. Okay? So yan po, more or less, a picture depicting them. Okay? Ito po yung sinasabi ni Bishop kanina na pinagawa po ni Brother Whedon King doon po sa Palawan tsaka yata sa head office, no po? So nakita daw po ito sa isang vision. Hindi ko po alam po sino nakakita. At ganyan po yung itsura daw. May tatlo daw seats sa vision. So nandun po yung isang seat. Sa gitna, ang Father ang nakaupo. Tapos sa right hand of the Father is the Lord Jesus. At doon po sa lugar na doon si Lord Jesus, meron daw pong scepter at may gold sash ang Lord Jesus. And then doon sa left side ay ang Holy Spirit. So nakita daw po nila na merong menorah, tapos merong table, tapos merong shofar doon sa table. Tapos sa right side may incense. Yan daw po yung pinakita ng Lord sa kanila sa vision. Kaya ginawa nilang replica kung paano nila nakita. So eto naman po yung kila Pastor Obet. Nung 2-3 weeks ago, doon po tayo nag-mentoring sa kanila. So nakita po namin yung pinagawa nila. Medyo similar din po. Ang ganda-ganda din po. Majestic din yung dating. At some gold and talagang very nice po talaga. Kumbaga, pagpasok mo doon, parang, wow, ito talaga parang pwedeng ang sarap mag-pray dito. Parang ganun, no? Magalaw yan. Magalaw. Yun, virtual. Kinunan yung actual setup doon sa church ni na Pastor Robert. Wala namang 1 minute yan. Pumasok po ako dyan eh. Yun ang pinto doon sa dulo, di ba? Umupo ko sa Syria, damandama ko yung presence ng Lord. Hindi naman tayo gagawa ng ganyan sa church ninyo. Yan po ay kanya-kanyang leading kay Lord. Pero yan ay special place designated for prayer. Makita nyo doon sa pulpito, yan, may nakasulat doon, LGBT ang issue, dinudulog nila kay Lord. Yung isang punta ko dyan, nakita ko, nakalagay naman yung ano, yung magpapabakuna ba tayo o hindi. Ang tawag dyan, prayer submission. Yan yung lugar nila. So kung meron kayong lugar, siguro yung bedroom ni Ate Loli, alisin mo na yung bed mo. Hindi ah, yan ay kumendi din lang tayo sa mga. Pero damadama mo ang presence ng Lord. Pag upo ko doon, ako lang mag-isa. Umiyak na ako, Lord. Salamat mo sa lagoan na itong problema. Hindi pa lang papapasok. Tumasok na ako. Baka ma-illegal ako dito. Sorry po. Lalabas na po ako. Kasi yun na in-announce namin na pwede kayo pumasok. Para magkaroon lang na idea. After. Pero wala naman nagbabawal sa akin. Hindi naman din talaga bawal. Pero ako lang ang una-una nakapasok dyan.
Yan ginagawa niya pag meron siyang leading kay Lord. May dudulog siya, whether personal, family, or community, or city, or national. Kasi sa NFS, yung grupo ni Manong Nate, pagka merong issue na idudulog kay Lord, at tawagin natin si Obed. Kasi yan ang kanyang leading kay Lord eh. So naggawa siya talaga ng ganyang setup sa kanilang church at sa office nila sa Pasay. Pasay ba yun o Makati yung lugar nito? Makati na yun. Tapos nagawa din sila ng isang ganyan sa ano sa Palawan, Puerto Princesa. Yan po mga kapatid, pag meron tayong leading kay Lord. Okay, architecture yan eh, si Pastor Robert. Pastor Robert, kaya nagawa niyan. Ang ginawa nila, nagpunta ng bundok. Tapos nakatok si William nandoon, si Brother William. Tapos nagpipray din sila kasama nila yung mga Amerikano. Eh wala naman silang ganyan na dadali. Ano yan, dadali mo yan sa van mo, tapos i-set up mo. Ang dala nila, tarpaulin. Dala mo ba yung tarpaulin gan? Tarpaulin lang, inunan nila ng picture yan, tapos yun. Nanda. Ano lang yung gesture lang? Bakit ka naglalagay ng cross? Gesture lang yan. Bakit ka pumupunta ng pre-mountain? Pwede naman sa bahay. Gesture lang para tayo na sa Garden of Gethsemane. So it's all by faith. Pwede naman isang silya lang. Bakit ka na pa si Jerry? Isya lang ang nakalagay. Diyan ka umupo. Ah, hindi ah. Si Lord ang nakita ko. Sabi niya. Diyan sa harapan namin. Nilagyan ko ng magandang silya. So depende sa leading ng Lord. Kasi ang pamamaraan nila dyan, talagang hindi pwedeng nagbibiruan, ha? Hindi pwedeng kumakain dyan. Talagang parang nasa korte, you have to give due respect sa presence of the Lord. At meron pa silang, yun ha, insenso, meron pa silang nakalagay na ano, shawl. At pagka papasok ka dyan, hindi talaga, ano, holy ang presence ng Lord eh. Ang problema, may dala ba kayo shawl? Pwede ba tayo bili muna ng shawl? Pumunta muna tayo sa loob, bili tayo ng shawl? Bumili rin kami talaga ng shawl eh. Ngayon, pag umuwi kayo sa bahay at nagpunta kayo sa ibang lugar, sa ibang church, papasok kayo sa church, naka-shawl kayo. Baka sabihin na kayo, bumalik na sa ako, bumalik na sa Bishop Dante. So, kaya kailangan, yan lang ay kung may leading kay Lord. Pero yung nag-spend ka ng time, money, effort, nag-set up ka ng ganyan, especially design, when you want to address the throne of God, hindi ba matutuwa ang Panginoon niya? Kaya yung in-honor ng Lord yung faith natin. Okay, si Brother Widen, may pera, nagpagawa ng ganyan, ay talaga, ang ganda. Eh tayo, tapulin lang, pwede. Ah, please lang ha, kahit wala yan, pwede rin. Kasi tinitin na Lord, ano ba, nasa lahat ng puso mo. So I pray in the name of the Lord, these are just mere suggestions, samples, when you approach the throne of God. Thank you. Lang may naalala lang po ako. Noong bago po kami nag-a-attend ng prophetic school, yung aming pong mentor noon, si Masoraan ng Ocampo, nasa Lord na po siya ngayon, nagbibelo siya. Tapos asiwang kami sa kanya kasi sabi namin, pambihira, parang nakukulto na yata itong si Pastoraan kasi nagbebelo, parang katoliko. Eh, di ba mga Catholics, wala na nga sila. Pero si Pastoraan na lagi siya nakabelo. Sabi pong gano'n, narinig ko po sa isang speaker sa NFS, nakalimutan kong sino. Sabi po niya, alam niyo ba na tayo kaya gano'n tayo mag-react? Kasi meron tayong parang previous religiosity na pumapasok sa atin, na parang yung religious spirit pumapasok sa atin na dapat na ganun kasi ganun ang original. Yes. Yung ang original pala yung nasa Bible, nakaganun. Na kapag nakakita ka ngayon nun, parang kulto na sa tingin mo kasi hindi na ginagawa. Pero ang original pala, ganun talaga. No? So, ngayon po, pag may nakikita tayong mga katulad nito, huwag natin sabi, uy, nakulto na sila kasi ganyan yung ginagawa nila. Tapos, nag-washing the feet pa sila. Tapos, nag-bail pa sila or nag-show sila. Huwag po tayong mag-judge kasi depende po yun sa leading ng Lord all by faith. Yan, sabi nga ni Bishop. Okay. So, ang totoong topic po natin ngayon ay about submission prayer. Okay? So, ang submission prayer po ay dinadala sa courts. Kaya po, pinag-aralan muna natin ng konti na talaga palang merong court in heaven at merong council na nagde-decide regarding our submission. Another word for submission is petition. Okay? So, yan po. Meron po ako ditong mga sample ng petition prayers. Okay? Pwede po pala
ang petition prayer or submission para sa iyong sarili. Halimbawa, ikaw ay merong sakit na hindi maalis-alis. Nagpunta ka na sa maraming doktor. Nag-ano ka na, nag-warfare prayer ka na. Nagpa-deliverance ka na, nagpa-inner healing ka na. Hindi pa natatanggal. Paulit-ulit pa yung sakit mo. Baka ang kailangan, dulog mo na yan sa korte, sa heaven. Bakit po? Dahil kapag dulog tayo doon, maaaring merong isang fallen son of God or isang napal benil Elohim na responsible for that. Siya yung tumatrabaho sa iyo na pinipigilan ka na matupad ang destiny ng Lord sa iyo. Kaya ipipetition mo siya sa court of heaven. Nakuha po? Okay. So you can petition something for yourself. O kaya isang ugali mo na hindi matanggal-tanggal. Bakit ganyan? O kaya isang bisyo na alam mo, born again ka naman, mahal mo naman si Lord. Pero ang bisyo mo pabalik-balik. Okay? So yan po. And then another one, you can also submit a prayer or petition for your family. Halimbawa, yung asawa mo, halimbawa ay problemado-problemado ka. Pinag-nilelehans mo naman yung asawa mo. Pinag-fasting mo pa yung asawa mo. Tapos talagang pinapa, ano bang tawag doon sa isang ginagawa nila? Yung substitution? Ano tawag doon, kuya? Yung sa deliverance. Identification. Repentance. Meron pa yung deliverance by substitution. Capturing, yun, magpapa-capturing ka pa. Thank you. Lahat na ginagawa mo para sa asawa mo, pero hindi siya nagbabago. Kapatid, baka may tumatrabaho sa kanya. No? Sino yung tumatrabaho na yun? Baka po yung napal, Benay Elohim. Kaya po kailangan isasubmit na natin yan for petition. Fallen son of God. Okay. Okay, church. Pwede rin po yan mangyari sa church. Na doon sa church nyo, hindi nyo alam bakit katulad po ng isang church na malaki na alam natin, napakalaking church. Nag-split po yung church na yon, may humiwalay sa kanya. Doon sa church na yon. Pag hiwalay ng church na yon, after a few years, may humiwalay din doon sa church na yon. Okay? After a few years, yung mga humiwalay, mga iba na sila, iba-iba na yung mga humiwalay. Yung iba-iba na yung humiwalay, nag-hiwalay din. Kumbaga, nag-transfer one to another, di po ba? Nangyayari po yan sa church. Kaya po kailangan, yung church na yon ay i-petition din. No, mag-submission din sa Lord. Nakuha niyo po? Maputol na. Maputol na yon. No, hindi na yun magpagtuloy-tuloy. Okay. Number four, pwede rin po yan sa barangay. Okay, or sa city. Pag alam natin na yung barangay natin may problema na yung mga, halimbawa, namumuno sa barangay o namumuno sa city, ay talaga nakikita natin hindi nagagawa yung dapat gawin at sobrang galit na tayo, sobrang inis na tayo sa pangyayari. Kapatid, huwag mo silang puntahan at magrarally ka doon sa barangay o kaya magrarally ka doon sa city. Ang gawin mo, mag-submit ka sa Lord, mag-submission ng prayer sa Lord. Bahala si Lord doon. Later on, makita po natin kung anong gagawin ng Lord. Number five, pwede rin sa bansa, pwede rin palang anong tawag niyan? I-submit sa Lord yung nangyayari sa bansa natin. Halimbawa po, sila Pastor Obet, ang sinabit po nila sa Lord ay yung mga ruling spirits sa bansa natin. Pastor, ano nga po yung mga mountains na napuntahan kung naalala niyo po? Mount Bulag. Apo. Sa Davao. Saka may isa pa po mountain sa Malawan ba? Magkalinawan, something like that. Oh, merong mga spirits na namamahay po dyan, no po, na nagko-control sa ating bansa. Ang spirit of poverty, etc., etc. Sila yung mga territorial spirits na kailangan isubmit doon sa heavenly court para po mawala na ang kanilang control sa ating bansa. Nakuha niyo po, mga kapatid? So yan. Iba-iba po yan. So you can write a petition to God for those. Okay. Okay. Ito po yung sample lang naman po. Ito po ay suggestion namin sa inyo. No? Kung magsasubmit po tayo sa prayer, ay imagine namin yung ating sarili na nandun tayo sa harapan ng Father by faith as judge. No po? Na-judge natin siya, nandun tayo sa kanyang harapan. Kaya po pagkali po ba sa korte, pagka dumating ang judge, ano pong ginagawa ng mga tao? Tumatayo. Nagbibigay galang sila sa judge. Uupo lang po ba sila agad? Hinihintay muna nila na magsabi yung judge, pak, tapos pwede nang maupo. Di po ba? So meron silang pagbibigay galang. Yung po mga umaharap doon ng mga lawyers, kailangan eh, meron silang attire na talagang designated para doon. Nakuha niyo po?
yun po ay local court lang po, dito lang yun sa earthly court. Eh, what more sa harapan ng Father? So, dapat po, halimbawa po kila Pastor Owen, pagka lumadumudulog po sila sa Lord, nag-aalis po sila ng sapin sa paa. Nag-aalis po sila ng chinelas o sapatos na po, bilang galang. Di ba po, sabi ni Lord kay Moses, alisin niya yung sandalias niya for the place that he's standing on is holy. Alala niyo po, yung po, pag kinumbikay ni Lord, gawin po niya, no? So imagine yourself in front of the great father or judge, okay? By faith. Okay, number two, give due respect to the judge. Kung kailangan mag-bow down, kung kailangan lumuhod, kung kailangan magtaas ng kamay o lagi kayo nakatayo, it's okay kung ano po ang nararamdaman nyo na dapat gawin just to give due respect to our judge, and our great judge, our father. Okay? Number three, ito po yung kailangan, importante po na spirit-led repentance. Usually po, pinapagsulat muna yung mga kasalanan para walang makakalimutan. So ang ginawa po namin sa church, pinasulat po namin sa kanila yung alam nilang mga personal sins nila na kanilang i-repent sa Lord kung magsasubmit ng prayer. Okay, so personal sins ang ilalagay. Okay, so pwede rin na right there and then magsasubmit kayo basta maghingi kayo ng tawad sa Lord sa lahat ng ililid ng Holy Spirit na i-confess natin sa Kanya, na i-repent natin at i-renounce. Okay? Pwede rin, susunod po, pwede nyo rin i-renounce or i-repent ang sins of the family. Okay? Pati pamilya, i-confess natin yung kasalanan ng ating pamilya. Especially kapag ang pinipetition natin ay patungkol sa ating pamilya. Okay? Kailangan po, importante, isama din po natin ang ipapaalala ng Holy Spirit na sin of the bloodline. Amen. Na hindi necessary na alam natin o kaya necessary na nandiyan sa alam na sa mga nanay ng nanay natin na buhay pa, pwede yung mga kanununuan nila. Ako po, nung nagsasubmit po ako sa Lord ng personal prayer request ko, ay pala, a personal petition ko, binigay po sa akin ng Lord na ang family namin, meron palang masonry sa linya, at saka meron pong witchcraft, pinaalala ng Lord. So, nirepent ko po yun, saka nirenounce ko po yun. No? Kasama po yan. Okay? Sa bloodline. At minsan, yun ang nakakahinder. Minsan po, di ba po, ang di ba, nakalagay doon sa Job kanina na binasa natin, si Satan, pumapapil talaga yan eh. Ang sabi nga po ng isang speaker natin, kung di ako nagkakamali, si Pastor Robert, sabi niya, ang mga, si Satan at ang mga demonyo niya, parang may assignment sa bawat isa sa atin, bawat isa may libro ng mga kasalanan natin, para daw kapag magpipetition daw tayo sa heaven, ang gagawin daw niyang si Satan o kanyang cohorts, sabi niya, hindi niyo pwedeng sagutin ang panalangin yan. A righteous judge ang God natin, di ba? Pagka meron talagang accusation sa atin at hindi natin na-repent o hindi natin nabigyan ng atensyon, siguradong hindi na masasagot ang panalangin natin. Nakuha niyo po mga kapatid. So, kailangan po pag-arap natin to malinis tayo. Kahit yung bloodline natin, sisigilin pa rin yan ng accuser of the brethren. Kasi yung accuser, yung adversary, he accuses us day and night, sabi sa Revelation. No? Praise God, na ang Diyos naman natin intercedes for us day and night. Day. Hallelujah! Thank you, Lord. Glory to God. So, sige po, walang pakaraman natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Sins of the family and the bloodline. Okay. And then, pwede rin po natin i-confess kung lalo na kung ating petition ay tungkol sa ating barangay. So, confess the sins of the barangay. Kaya dito po kailangan i-research natin. Ano ba yung nakikita nating sins of the barangay? Ay, maraming drug addicts doon sa amin. Confess po natin yon sa Lord, etc., etc. At pati sa nation, ganun din po, no? Dapat aware tayo kung ano yung mga kasalanan ng nation. And then if you are led, no po, you can also confess the sins of Israel, the sin of Israel, which is hanggang ngayon, hindi pa nakikilala ng maraming Israelita na si Jesus ang Messiah. Ang hinihintay pa nila, yung pagdating ng Messiah. Amen po? Kaya po, pwede natin i-confess yun dahil gusto naman ng Lord na ganun. And then, of course, after we have confessed our sins before God, we worship Him. Okay? Worship Him, enter His courts with praise, enter His courts with thanksgiving. So, praise and worship God. O kahit mag-isa ka lang, kahit may music, sabi nga ni Pastor kanina, may music o walang music, just praise and worship the Lord. After that po, magkaroon ka ng time to listen to God.
Okay? So yung katulad ng ginawa kanila ni Pastor, tahimik lang. Yung talagang allow the Lord to speak to you. Allow the Lord to embrace you. Receive. Yun po ang isang mahina ako. Ha? Ako personally, yun po ang isang mahina ako. Hindi ako masyadong capable of receiving the love of the Father. So ano dito po, tinuturuan ako ng Lord how to just receive. Receive the love of the Father. So listen to God and just feel His mighty presence. Kanina po, nung pinatahimik tayo ni Pastor, ang binigay lang po sa akin ng Lord, be still and know that I am God. Yun lang po yung sinabi ng Lord sa akin. Naiyak na ako, alam niyo kung bakit? Kasi po, yung no, pagka po sa Hebrew, ang ibig sabihin nun ay intimacy. So kailangan kapag ka, ikaw ay, kasi pagka yung man and woman, they know each other, ibig sabihin they will be intimate with one another. Di po ba? Pag sinabi, know your God, ibig sabihin, be intimate with your God. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen? Yeah. So, halimbawa po, yung kanilang binanggit ni Pastor, sa Jeremiah 1:6 ba yun, yung sinasabi niya na, before I formed you, I knew you. Naku, naiyak na naman ako doon. Kasi yung pala ang God the Father natin, hindi pa man tayo pinapanganak, gusto na ng God the Father natin na maging intimate tayo sa Kanya. Yeah. Hallelujah! Grabe! Grabe yung revelation yun sa akin kanina. Pambihira, hindi pa ako pinapanganak. Ang gusto na ng Father, malapit ako sa Kanya, malapit siya sa akin, etc., etc. Hallelujah! Thank you, Lord. So listen to God. And then, you can quote or read scriptures. No po? Pwede po kayong mag-read ng scriptures regarding what you did. For example, Lord, di ba sabi mo po sa 1 John 1:9 that if I confess my sins, you are faithful and just to forgive my sins and cleanse me. Parang kinu-quote mo yung mga kailangan mo mga verses. No po? Kaya you can read it pag hindi nyo memorize, i-read nyo po yung scriptures. Okay, number 7, ito na po yung submission. Here, you will bring your submission prayer before God. Sasabihin mo yung whole scenario ng mga nangyayari doon sa petition mo. Okay? Wala kang ililihim sa Panginoon. Lahat ibubunyag mo sa Panginoon anong nangyayari. Okay? And then number 8, huwag po kayo mag-alala, meron po akong example. Number 8 po, Holy Communion. At ina-advise po namin na magkaroon ng Holy Communion, pero optional po ito. Mas maganda po na alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa atin at saka po yung benefits ng Holy Communion po. So although that is optional, we recommend na gawin po natin. And then, kapag ka po meron kayong kasama na nagpe-petition or kung gusto niyo pong isulat lang, no po, share about what God spoke to you earlier nung nag-quiet moment kayo with God. Kung ano man yung binanggit ng Lord, pwede mong i-share sa iba. Halimbawa, may prophecy pala si Lord. Tungkol doon, i-share mo po sa iba. Okay? And of course, do not forget, number 10, pray ng thanksgiving sa Panginoon. Okay? Laging-laging nagsa-thank you sa Panginoon. May question po ba kayo doon? Masasagot ko po kay Pastor. Meron po kayong question? Bring mo lang. Okay. So, ito po yung submission proper, no po? Ito po yung gagawin natin. Pag magsasubmit po tayo, kailangan ma-identify natin yung strong man o kaya yung fallen son of God. Paano natin magagawa yan? Hindi nga wala tayong hindi tayo aware. Number, ito po ang pwede. Values, sources, at spirit-led identification. Number one, pwede pong i-reveal ni Lord sa atin kung sino yung strong man o yung fallen son of God na responsible doon sa problema natin na kinipetition. Nakuha niyo po? Pwede yan, revelation from God. I will share with you something later. Pwede rin po doon sa mga seers and prophets na mga kilala natin, i-reveal ng Lord sa kanila yon. Nakuha niyo po, mga kapatid? So yan, pwede yan na, no? Lalo na pag nakakita ng mga pangitain, wow, ang galing. Malalaman nila kagad kung sino yung strong man. Mga kapatiran na merong ganyan. Merong gift. Bukas ang mata. Kinakausap ng Lord. Yan, makakatulong po. Okay. And then pwede rin po yung research work. Kaya po yung sa submission, meron pong, bago kayo mag-submission, nagre-research work na. Yung church po namin, yung leaders ng church namin, nag-research po kami dito sa community, ano ba yung mga strong men dito sa community, yung mga fallen sons of God. So, nung isa sa mga ni-research namin ng mga, ang tawag, ano po bang tawag ninyo dito, Pastor, nung sa mga identified na mga sins of the city or barangay?
itawag kayo dyan eh. Pag naalala niyo, hindi may itago kayo. Basta anyway po, yun po yung mga, halimbawa po, dito may mga prostitution dens. Merong mga nightclubs dyan. Merong mga drug addiction dyan sa mga tabi-tabi, ganyan. At, hindi lang po strongholds. Strongholds. Yung mga strongholds po talaga, pero may tawag pa rin po kayo dyan, nakalimutan ko lang. So anyway, i-research po niyan kung ano-ano yung present sa community. Okay. And then, share the experiences with people. Ano ba yung experience ng mga tao? Ah, dyan, pagpunta ka dyan, may mga lumilitaw dyan sa balete, may lumilitaw na white lady dyan. Yan, so, kung ano yung experiences ng mga tao, pwede nyo rin pong... Dyan, laging may namamatay. Oo, oh, dyan. Oo, oh, gano'n. Accidente. Okay, nagbubuwis buhay. Ganyan, na po. Okay, so yan po yung pwede nyo ma-identify ang fallen son of God pagka ganyan. And then you can also interview people. Or halimbawa, nag-minister kayo, pwede nyo kayo mag-interview dun sa taong mini-minister ninyo. Okay? Like, for example, narinig ko po yung isang taga-NFS, NFS lang siya ay nag-conduct ng inner healing and deliverance. Ini-interview niya po saan yung... pinanggalingan ng parents mo, saan ang pinanggalingan ng father mo, ng mother mo, kasi meron daw po minsan na daladalang mga spirits, yung mga bloodline nga, ganon. Tapos sabi niya, sino ang mga kasama mo noon? Ano ba ang ginawa mo nung ganon? Parang ganon, no? Sobrang detailed na interview. At saan nakatira? Oo, saan nakatira? Kasi baka doon sa lugar niya, ay meron ding stronghold doon. So yun po, sinasama po yung sinusulat po yun nung nag-i-interview para pag dinala niya sa Lord in prayer, iniisa-isa-isa po niya yung lahat. Okay. Tignan po natin. Ito po ang ginawa namin sa church namin. Okay. Actual church situation. Ito po ang church situation na pwede po mangyari to. In-incorporate ko na rin po yung nangyayari sa iba't ibang churches. Okay. Number one. Ang church situation po ay despite attempts of reaching out to many sectors ng society, the word doesn't seem to flourish. For example po sa aming church ay dahil na po si Pres Joe ang president ng mga solo parents. So ang ginawa po namin ay ginather po namin yung mga solo parents. Tapos nag-provide kami sa kanila ng livelihood program. Ganyan. Tapos in-assign po namin ang mga kapatiran na mag-minister sa kanila, may mga cell group, ganyan. Alam nyo, nangyari, pagkatapos ng sometime, nagkawatak-watak po yung solo parents. Sabi naman, ba't ganun? Ano nangyari? Pero meron naman po mga natira na nag-attend na po sa church po rin po, Panginoon. Pero merong problema, bakit ganun? Bakit merong minsan sa church na kinalalagyan natin, nagsisimula tayo, pero hindi natutuloy, meron pong tumatrabaho. Nakuha nyo po? So yan po, actual church situation. Number two, may mga leaders and members na umaalis sa church dahil sa mga intriga sa loob ng church. No? Dahil sa mga bickerings. Sila-sila nagka-clash, ganyan. Sila-sila nagkaka-isnaman. Sila-sila nagkakagulit. Gusto magsabunutan. Mga leaders yun. Hindi nangyayari yan sa kanila, sa atin. Ay, hindi nangyayari. So, ang nangyayari, dahil nagkakagalit-kagalit sila, nag-aalisan na lang dahil ayaw hindi ma-stand yung mukha ng isa. Ganun, no? So, yon. Number three, merong mga members na nag-live in na walang marriage. Meron po bang ganyan sa mga churches niyo? Sa amin lang. Meron. Very prevalent na po yan. Kahit sino makausap namin sa mga churches nila, meron eh. Talaga. Tapos, sabi ni Bishop, dito siya nag-add niyan, sabi niya, solo parents parang are becoming a norm in the church. Ang daming mga iwayawalay. Di po ba? Okay. So, tingnan po natin. Okay. Ito po yung mga revelation ni Lord sa amin. No? Revelation po ito ha. Number one, na ito daw po ay pinangungunahan ng Leviathan Spirit. Leviathan Spirit. Leviathan Spirit. Sa Job 41:34, yan daw po yung king over all the children of pride. Leviathan. Ni-research na po namin yan. After God revealed kung ano yung spirit na prevailing, ni-research na po namin. Siya pala sa Job 41 verse 34, king over all the children of pride. Yan, sinabi yan by vision. Opo, no? Opo. Kukuha ng isang kapatid. Opo, yan. Tapos po, ito ang research. Siya ay twister of truth. Nag-misrepresent siya kung ano yung mga pinag-uusapan ng mga tao. Tinitwist niya ang people's words.
Kaya po pa lang nangyari doon sa amin, doon sa mga solo parents namin, may konti lang sinabi na inis na, nagkakampi-kampiha na, wala na, nagkahiwahiwalay na. Kasi po, dahil tinitwist ang katotohanan, nire-represent, misrepresent ang mga sinasabi ng tao. Then, he turns people against each other. Alam niyo po, kung ano yung pinaka-main spirit or territorial spirit or stronghold, yung behavior ng stronghold na yun, na, nasasalin po yun doon sa mga tao people. Okay? So they turn people, it turns people against each other. Stirrer of strife and personal bickerings. Ano po? Ini-stir yung pagkakahiwa-hiwalay, pagkakagalit-galit. Ano po? Anti-submission. No? Hindi nagsasubmit. Okay? Unfriendly. Mga, ano, mga snabero. Mga hindi nangingibo. Tapos, mga harsh ang mga words towards each other. Mga Kristiyano, ganyan. Meron pong nangyayari ganyan. Na hindi friendly, bakit ang supla-suplado naman yan, di man lang ako mangitian, di man lang ako kamayan, di man lang nakikipag-fellowship, mga ganun po, no? Unfriendly. Part pala yan ng effect ng divided and spirit. Avoids servanthood, na hindi sila, wala silang servant spirit, utos lang ng utos, mga ganyan. Ano pa po? Nag-create ng hard-heartedness. Heart, ano sila? Nakakapag-create ng heart. Ay, sorry ha, mga kapatid, sorry. Sige po, punan yung picture. Okay, bibigyan na lang natin sila ng copy. Okay. Next po. Spirit of deception, including deception in media. Yan po, kasama po yan. Ano ba po? Associated with demonic oppression, causes stubbornness and rebellion versus God, blame for, ito po ang pinakamaganda. Hindi pinakamaganda, pinaka-significant para sa amin. Blame for physical problems like stiff neck, back problems, insomnia. Palit muna tayo, insomnia. Mga kapatid, si Bishop po ay ang tagal-tagal na po siyang merong back problem na kahit na magpamasay siya, mag-lehans kami, mag-warfare kami, hindi po naaalis yung back problem. Nung na-discover namin na ang cause pala niyan ay Leviathan spirit, nako, ikaw pala, alam na namin ngayon. Tapos, ilang kapatid po namin dito, may insomnia problem, insomnia talaga. Grabe, hindi makatulog sa oras, dalawang oras na, aha, ikaw pala may kasalanan ng lagot ka. Manda sa tatay namin. Okay. Next, causes lack of spiritual growth. Yung mga ayaw, yung parang attendees lang, sabi, ano ba sabi ni Bishop Arnold? Tungangers, yan ang tawag niya, nakatunga nga lang sa church. Mga tungangers, nakatunga nga lang lagi, uupo lang, tapos uuwi na. Uupo, uuwi na. Ano siya naman, nabibigay naman ng tithes, ha? Simbabwe, di ba? Simbabwe. Okay, so lack of spiritual growth causes people to have insomnia so that they cannot hear from God. Kaya pinipigilan ang pagpakinig sa Lord. Eto pa, isa. Causes people to fall asleep when reading the Bible and listening to the word of God. Kaya dito walang natutulong dito ngayon dahil walang influence ang Leviathan spirit dito. Okay. Sorry po ah. Kitakuhan niyo na ba? Okay, sige. Continuation. Yung ang mukha niya ay nakakatakot at saka intimidating. Meron po yan intimidating spirit no sa church. Minsan po ganyan may nangyayaring ganyan. Kaya po umaalis yung iba kasi nai-intimidate sa kanya. Ganon. Ano ba po? Hindi naging smile para ma-encourage ang iba. Okay? So yan po. Ano pa? Ang consider niya sa sarili niya ay superior siya sa iba. Tapos kailangan siya yung tama lagi. Tapos, bihirang mag-repent. Ano pa po? One can get this spirit if his father or grandfather has been a part of masonry. Okay? Ang laking effect pala niya. Basta may Mason sa family, meron ding Leviathan spirit. Okay? Associated with Jezebel spirit, the spirit of control. Okay? Controlling spirit po. Okay. Alright. Yun pong isa, Leviathan spirit by revelation. Another, na binigay ng Lord sa isa po namin kapatid, Aphrodite spirit. Yan. Ano po yan, Aphrodite spirit? Goddess of sexual love and desire. Okay, ano po yan? Siya yung nag-i-entice ng gods. Ano yung gods? Yung Napal, Bene, Elohim, and men into illicit affairs. Okay, siya yung nag-i-entice. Tapos, responsible for prostitution in the area. Okay, sorry po. Okay, Aphrodite spirit. Yung isang kapatiran po namin, ay galing po sila, nakatira sila dati sa Taytay. Nung lumipat po sila, sabi niya, madalas din silang nag-aaway mag-asawa nung nasa Taytay sila. Nung lumipat po sila dito sa Cubao,
ay magkasama pa sila mag-asawa. Pero alam nyo, dito sila nag-iwalay sa ubaw. Noong pong nabanggit ko po itong Aphrodite spirit, sabi niya, kaya pala kami nag-iwalay kasi dito sa ubaw, may Aphrodite spirit ng pag-iwalay. Ano po, adultery, and fornication, etc., etc. Okay, meron pa pong isa na nireveal pa rin po ng Lord by revelation na kuha namin sa Lord. Hindi po ako isang kapatid. Sabi niya, spirit of masonry. Yan po ay spirit of witchcraft, blasphemy, idolatry, antichrist, Luciferian doctrines, na po, secrecy, and spirit of fear. Mga kapatid, ano po, siya isa pa pala, love of power, position, and money. Dito po sa Quezon City, yung pinaka, I think, hub ng masonry. Doon po yung City Hall sa Miss Circle, nandun po yung pinaka... Likod ng City Hall yung office nila, pero yung pinakamuog nila na gano'n, yung mataas na mataas sa City Hall, parang, parang gano'n. So yun po, nandun sa, dito, sa Quezon City. Kaya pala, gano'n ang Quezon City. Sabi ni Pastor Obet, sa Quezon City raw, nagsimula ang mga legislatures about LGBT dito daw. Sa kaan pa ba yung isa? Mayroon pa siyang sinabing isa eh. Basta dito daw nagsisimula yung mga maling mga doktrina at mga legislation na binibigay sa Congress. Dito raw yun sa Quezon City nagsisimula. Okay, pride and greed sa masonry. Okay. Alright. So, meron pa po isa, the last one. May nilingin pa rin po sa isang kapatid ng spirit of Seth. Ano yun? Parang Seth naman sa Bible, parang maganda naman ang background. Pero ang sabi po, associated with destruction and deception. Yan po si Seth. Yun ay God of disorder, chaos, and violence. Ayan. So yun pong apat na spirito ang binigay ng Panginoon sa amin na isasubmit namin sa linggo. Sa linggo. Yan. Kaya umanda sila. Okay. Mga kapatid, merong mga tao na ginagamit ang mga fallen sons of God. Ang tawag po sa kanila ay human agents. Na hindi naman sila talaga yung gumagawa, pero ginagamit sila para maisagawa yung gusto ng mga fallen sons of God. For example, sa Ministry of Education, not here in the Philippines, but in the US, nilegislate po nila na sa mga eskwelahan, yung bawal na ang prayer. Ngayon, bawal na ang Bible, basahin. Dapo? At saka, yung CR ng mga bata, sa elementary po yan, CR ng mga bata, pwede nang pumasok babae o lalaki sa common CR. Wala na pong separation ng CR. Ganun po. So meron pong mga fallen sons of God na tumatrabaho para po ma-legislate yung mga yun na mga laws na yun. Kaya yun po ang kailangan i-arrest. Okay? At si Lord ang bahala po. So used by any. Sometimes po, mga pastor ang ginagamit. Meron pong i-reveal si Lord na mga pastor. Ano yung pastor? Dito, sister ganyan. Tapos, opo, hindi ko lang binanggit, syempre, hindi pwede. And then, merong sinabi si Pastor Obet na dito daw, nakita niya daw sa vision, dito daw, meron daw teenager nakita na nandito, palakad-lakad. Tapos nag-chant ng curses dito sa lugar namin, sa gate. Okay? So, lagot siya. Bahala si Lord sa akin. Bahala si Father. Okay. Ang iba pang mga spirits po na associated doon sa mga nakuha namin, complaining spirit, critical spirit, unsubmissive spirit, crippling spirit, cursing, spirit of laziness, fear of COVID, lasyon hara, alam niyo po yung lasyon hara, evil tongue, okay, yan ang Hebrew word niya. Chismis, ganyan. Theft, poverty, arrogance, yan po yung mga spirits na na-identify po dito sa lugar na ito. Okay. So, okay. Tuloy na po ako. Okay po? Dami pala, no? Okay. So, pagka number one, sa revelation ni Lord, nakuha nyo na. Number two, you can get the history. No? Pwede nyo pong alamin ano ba yung mga wounding incidents na nangyari sa kanya kung isang person lang yun. Ano ba yung wounding incident na nangyari sa akin o nangyari sa church o kaya nangyari sa city or nation. Ano ba yung mga significant events na nangyari dyan? May namatay ba? May na-destroy ba? May division ba? Yun, a-identify po natin through history ng ating case. No po? And then, ano yung epekto nung pangyayari na yun sa atin, current? Tapos, tignan yung mga behavior ng people kasi yung behavior ng people na yan associated with the strong men or strong man or fallen son of God. No po?
So you can do that by interviews also. So get the whole history of the case. Medyo maraming trabaho po, pero pagka nagawa niyo naman po yan, hindi na po tayo maistorbo kasi mag-i-issue ang father ng divine restraining order sa kanila. Yeah. Hindi na tayo magagalaw. Hallelujah. Praise to God. At mawawala na po yung mga behavior na nakikita natin. Praise be to God. Okay. So after getting the history, nabawa, church has, ay, opo, yung history ng church, for example, is history of splits. Opo, ano ba yung history ng church? May mga bickerings. Merong members na nag-live-in. Meron po ay nag-commit ng fornication at may mga kids out of wedlock. No po? Some members left with grudges. No? Yan po yung mga part ng history ng church. Kung church po yung sasabihin natin. Okay? Ano po? Okay, eto na po. Eto na po yung suggested prayer format. Okay? Eto po yung ginawa ko para sa aking anak kasi sobrang bothered na po ako sa kanya. Nag-warfare po ako para sa kanya at nagpe-pray po ako para sa kanya at marami na po akong ginawa na alam ko na ginagawa naman natin bilang mga Kristiyano. Pero nilid po ako ng Lord na mag-submit ng case niya sa Lord. Ito po yung aking ginawa. Sabi ko sa Lord, more or less, ito po, hindi po ito kumpletong-kumpleto, parang summary ko lang po at saka iniwan ko po yung mga iba na mga sensitive. Sabi ko po, my loving father and righteous judge, I humbly come before you para sa aking anak. So name the child kung sino po yan. That my child is suffering from depression due to issue of the heart. So in-state ko yung case niya. No po? Tapos, he mostly stays in his room. And if ever he would go out at night, he would see friends who are not good influences to him. Okay? He doesn't eat much and would not want to attend any spiritual activity. So, kasama ng depression, parang pagbabackslide. Nakuha niyo po? So, yan po. In-state ko po yan sa Lord. Marami pa ako in-state sa Lord. At binuho ko po kung anong alam ko. Basta sinama ko po lahat. Wala, naging transparent po ako sa Lord tungkol dun sa situation ng aking anak. And then, sabi ko, when I inquired from you, your Holy Spirit revealed to me the following spirits. Marami po, pero ito lang po yung mga ibigay ko. Spirit of rebellion, spirit of depression, spirit of vices, spirit of loneliness, spirit of vengeance, spirit of anger. Yan po. Sabi ko po sa Panginoon, I ask that you will forgive my son. So, inisa-isa ko po lahat yung mga kasalanan niya. No po? Kasalanan niya sa Lord, kasalanan niya sa amin. Sabi ko, Lord, please forgive him for turning to his friends rather than turning to you. Sinabi ko po ito sa anak ko, sabi ko, anak, instead sa mga kaibigan mo ikaw pumunta, bakit hindi ka sa Lord pumunta? So, kinonfess ko po yun sa Lord. Sabi ko, forgive mo po siya kasi nag-inom daw siya ng alak. Alam niyo, nag-ano pa siya sa akin, nag-quote pa ng verse sa Proverbs, sabi niya, eh yun daw, sabi sa Proverbs, bigyan daw ng alak yung mga may bitterness of heart. Tinwist pa yung words na po, anong Bible. So, kinonfess ko rin po yun sa Lord. Tapos, maliban ka doon sa pag-confess ko ng lahat ng kasalanan na alam ko na ginawa niya, kinonfess ko rin po ang kasalanan naming mag-asawa. Kasalanan ko, kasalanan naming mag-asawa. So dito po sa part na to, ang mga kinonfess ko po, sabi ko, Lord, forgive us, ako din, forgive me, for not having prepared our son for situations like this. Na pagka may ganito, dapat na-prepare namin siya nung bata pa siya. So meron kaming neglect sa area na to. So, sabi ko, patawad po kasi po, kulang po ang naibigay namin pagmamahal nung siya ay bata pa. Kasi po, nung bata pa siya, 1 year and 2 months po after my firstborn, pinanganak yung anak namin. Tapos itong anak namin na to, kailangan pumasok na ako sa work. So sandali ko lang po siya nahawakan. Hindi ko pa siya na-breastfeed. Tapos napaalagaan ko siya sa kasama sa bahay. Tapos hindi ko siya na... Ang kailangan pala ng baby, na talaga yung cuddling, yung nakakausap, yung pinapat, yung palang kailangan ng baby. Kasi nag-develop pala yung brain at that stage. Na doon magiging secure siya at hindi siya talaga magiging payuhara pag ganun. So, hiningi ko po ng tawad yung neglect ko po na yun na hindi ko naman alam noong time na yun. Pero kahit hindi ko alam, it doesn't spare me from sinning against him. Okay? So, hiningi ko rin po ng tawad yan sa kanya. So, hiningi ko po ng tawad sa Lord. And then,
hindi ko rin po ng kapatawaran yung mga ninuno namin kasi alam ko yung mga ninuno namin maraming lasing po sa mga ninuno namin. Hindi ko rin po ng kapatawaran yan at ni-renounce ko sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tatay, ang tatay ni Bishop yan, ganyan. So, tapos kinote ko po yung verse, Lord, di ba po sabi nyo, if I confess my sins, our sins, you are faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Salamat po sa pagpapatawad nyo. Ganun po, no? Po-quote. Okay. After that po, sinabi ko rin po ito, I know, Father, na mangyayari po ang sinabi niyo sa Isaiah 24:21, that on that day, you will punish the host of heaven in heaven and the kings of the earth on the earth. Kung sino man po ang mga rebellious son of God na may gagagawa nito, yan po ay inyong parusahan. Yan. Yan po, sinabi ko din ito, narako po yan sa Lord, dahil righteous judge siya. Nang inyong anak ay humingina ng tawad at ng pakumbaba upang ang mga espiritu ng rebellion, depression, bisyo, kalungkutan, galit, panghinganti ay maalis ang hawak ng kapangyarihan sa aking anak. Okay? Na maalis po ang mga soul ties niya sa mga taong hindi mo gusto para sa kanya. Ay, yung tempo. Okay. Na siya po ay ma-deliver completely, sinabi sa Lord. And then, sa mga gawa ng kaaway sa kanyang buhay. Na siya po ay manumbalik sa iyo ng lubusan at maglingkod sa iyo ng buong katapatan. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise be to God. Tapos nagpasalamat ako sa Lord. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa akin, sa aking anak, sa aking pamilya, etc., etc. So matagal po akong nag-submission about Him. Simple lang po. Hindi na ako naglagay ng mga ano, ng mga symbols, pero alam ko, by faith, nakarating po ako sa courts of heaven. Alam niyo kung ano nangyari after 2 days. Nakipag-break po ang girlfriend niya sa kanya. Tapos nung nakipag-break ang girlfriend, syempre nag-depressed siya lalo. Sabi ko, Lord, nabot po. Napag-pray mo na siya, tapos ganun. Pero alam nyo, biglang turn around. Alam lang si Lord, ang galing. Biglang turn around po siya. Sabi niya, malaya na ako. Sabi niya, hindi na ako nalulupad. Di pag-umuha na ako. Tapos maglilingkod na ako sa Lord. Ganyan po. Alam mo po, ginawa niya. Yung dating, kasi ano po eh, dati meron na siyang grupo. Nagpapastor na po siya dati. Yung daming grupo niya, tinawagan niya po yung isa-isa. Tapos minute niya huli. Tapos nagpagbabalik sa akin sila. Nag-grupo sila. Dalawa pang grupo. Isang Wednesday, isang Sunday. Tapos pinuntahan niya po yung mga kaibigan niya na dati. Pupuntahan niya lang yun. Pagkayo, mag-happy-happy sila. Ganyan po ang gagawin nila. Tapos pinuntahan niya po, nag-share siya ng gospel sa kanila. Eh, nag-gym po yun. Nag-MMA. Pinuntahan niya rin sa gym. Lahat ng mga kasama niya, sinera niya po ng gospel. Ang init-init sa Lord. Praise be to God. Glory to God. Kasi po, alam ko, ang Diyos natin, ang judge natin, nag-sentence doon sa spirito na nag-hold sa aking anak. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Glory to God. Praise be to God. Simple lang po. Pero alam ko, ang Lord dininig po ang ating mga pagpanalangin. Ang sabi po dyan, sinabi ko sa ulit, Lord, I love you, Lord God. Ang tawag po sa Father ay Abay. Abba, Father, my Father, my Lord Jesus, and my Lord Holy Spirit. Tapos, yan po, sabi ng Lord, and I raised you up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Doon po sa court, nandyan po yung mga Benay, Elohim, mga four members of the council, ganyan, nakapalibot. Pero yung mga fallen sons of God, wala na sila sa dating pwesto nila. Bakante na po yung mga pwesto nila doon sa court. Sino po ang pumalit doon? Tayo po na mga anak ng Diyos, He seated us in the heavenly places. Yes. Hallelujah! Glory to God, nakalagay po sa Revelation, we will judge angels in the last days. Hallelujah!